So, klarong-klaro na yung tunay na iglesia na itinatag ni Kristo ay naitatag sa Jerusalem papuntang Roma. Oh. The Son and of the Holy Spirit. Amen. No? Sa welcome no sa ating programa ang Paathag mga brothers and sisters. Yan, welcome po no sa inyong lahat at sana ang lahat ay nakapaghapunan na at sana po ang lahat ay prepared for our topic Brother Chris. Yes. So napakahalaga po ng topiko natin ngayong gabi dahil it talks about no sa ating sa mga religion no na itatag no dito sa Pilipinas. Oo nga. At ang alam natin mga kapatid no, ito ay mabilis po na umusbong, mabilis na lumaganap ang samot-saring pananampalataya, paniniwala o relihiyon dito mismo sa ating bansa. Yes, kaya po samahan niyo kami ngayong gabi upang talakayin natin ang mga relihiyon na naitatag ng tao, di ba? No? Yeah. Ng tao hindi ni Panginoong Hesus Kristo dito sa ating bansang Pilipinas. So, yung una na tatalakayin nating relihiyon, Brother Romel, is yung yung relihiyon ng ano mo? Naalala mo, Brother Chris, ikaw pa nga yung nag-interview doon sa isa sa member no na aking asawa na ngayon no. Actually no, grabe mga kapatid, itong tinatawag po natin na Remnant Family of God. Yung tinatawag po nating RFG na ito pala ay local no na itinatag lamang dito sa Pilipinas. At alam niyo po mga kapatid no, ito ay merong mix na paniniwala. O mixed doctrine po no. Samot-saring doktrina ang kanilang pinaniniwalaan dahil may mga pangkokopya po sila sa mga iba't ibang sekta ng pananampalataya at they apply to their church na itinatag dito mismo sa Pilipinas. Particularly po mga kapatid, yan ay naitatag sa Mindanao. So ang pangalan ng relihiyon na itinatag sa Mindanao is RFG, RFG no? or Remnant Family of God in the Far East. Di ba? So makikita sa ating screen no na yung relihiyon na sinasabi natin with Brother Benny. Kung makikita natin dyan no, sa picture, yan sila oh, nagtitipon-tipon, parang nagdumadasal, nagdadasal, may mga candles. Actually, ano yan eh, yung kopyan niya ng kanilang kanta is Come Holy Spirit din. No, they are also using Come Holy Spirit. And then merong mga candle lighting. Oh, sa atin sa Divine Mercy, mga candle lighting. Kaya nga sinasabi ko na mixed doctrine po sila. Dahil sila ay nangungupya ng mga doktrina ng mga ibang sekta ng pananampalataya. Siguro kasi yung founder nila may sinalihan yung iba't ibang mga sekta kaya ganyan. Based din sa ano sa source ko po no na dati daw yan na nakapasok din sa seminaryo. So what happened kung dati ka, 'di ba? Oo nga. And remember Martin Luther also is dati siyang Katoliko. Kaya nga nagtatag siya ng kanya mismong sariling simbahan dahil siyempre ayaw niya. Ayaw niyang sumunod. As you can see the logo. Yan po ang Remnant Family of God mga kapatid. In the Far East. Na kung Far East. Simbahan, iglesia mga kapatid na itinatag mismo particularly sa Mindanao. Yes. No? At alam niyo po mga kapatid, ngayon ito na yung relihiyon na nagdo-dominant o mismong nangunguna doon sa kanilang sa lugar. Mindanao, and base mismo no sa source natin na ang mga hindi RFG ay hindi basta-basta nakakapasok diyan. Wow. And alam mo Brother Chris, meron ding claim yung RFG na nasa Bible. Tingnan natin yung claim nila. So dito sa Isaiah chapter 11 verse 11. Ano bang nasasabi dito no Brother Romel?
at ng mangyayari sa araw na iyon na ilalapag ng Panginoon uli ang kanyang kamay na ikalawa upang mababawi ang nalabi sa kaniyang bayan na malalabi mula sa Assyria at mula sa Ehipto at mula sa Patros at mula sa Kos at mula sa Elam at mula sa Sinar at mula sa Amat at mula sa mga pulo ng dagat. Mm. Bakit nga ba ginagamit nila yan, Brother Chris, yung Isaiah 11:11? Mm-hmm. Dahil sinasabi diyan, sila daw yung mga nalalabi. Mm-hmm. Ibig sabihin, remnant. They are the remnant family of God. Kaya nga claim nila, no? Sa post na yan, kung ano natin, kung tingnan natin yung post, remnant family of God daw sa claim nila is the fulfillment of the prophecy. Wow. Fulfillment daw sa prophecy sa Isaiah 11:11. According dito po kay Rocco de Medina na kanyang post sa Facebook na isang member ng RFG na i-post po yan May 7. So sinasabi diyan na they are the remnant in Isaiah 11:11. Ano kaya masasabi mo doon, kapatid? So masasabi ko diyan, no? Babasahin natin ilita. Mula sa Assyria, mula sa Ehipto, mula sa Patros, mula sa Kos, mula sa Elam, mula sa Sinar at mula sa Amat at sa mga pulo ng dagat. Ang tanong, no, Brother Romel. Mm. May nabasa ba tayong Philippines dito? Wala. Pero, wala? Ang nababasa dyan, na kanilang kiniklaim na yan ay remnant family of God dahil yan ay mula sa pulo ng dagat. Ano bang bansa ang maraming isda? Di ba Pilipinas? Oh yes, of course. No? Diba? Pero according to my research, hindi lang Pilipinas ang may mga maraming pulo. Ay, hindi lang pala. Oo. So ano pa, maliban sa Pilipinas? So, yung Indonesia tsaka Japan. So ibig sabihin pala, kapatid, this is not only refer yung pulo ng dagat na sinasabi diyan sa Pilipinas. Mm. So hindi pwedeng makonclude na Pilipinas 'yan. Mm-hmm. At lalong-lalo na Isaias ang ginagamit. Oh. So hindi pala 'yan patungkol sa Pilipinas. Mm-hmm. Ibig sabihin, tama. Wrong claim. Yes. Oh, di ba? Wrong claim sila. Self-interpretation lang nila 'yun eh. Oh, yan nga. Or eisegesis kumbaga. Oh, nga. Oh, malayo sa sinasabi ng Isaias 11:11. Ang kanilang interpretation na porke may nabasa tayo mga pulo ng dagat pumapasok na sa isipan na ay yung Philippines pala ng more than 7,000 island. Oo. So pero kailangan din na malaman natin na hindi lang Philippines ang nag-iisang bansa ng maraming islands. Diba? Oh, kaya nga nasabi mo, nabanggit mo na tulad ng sabi mo sa research mo, Japan, Indonesia, kaya nga sa mga magigilaw nating taga-subaybay at kung meron mga ngayon dito na membro po ng Remnant Family of God, naku, magsuri na po kayo. Mm-hmm. Magsuri po kayong mabuti at sana ay maging guide po itong aming ginagawa ngayon para mas lalo po nating maunawaan at makita ang katotohanan. Amen. No? So sunod pa no, na mga verses na ginagamit nila is ang Roma chapter 9 verse 27. Ano 'to yung sinasabi diyan? Oh, ang sinasabi dito, at si Isaias ay sumisigaw tungkol sa Israel. Mm. Kung ang bilang man ng mga anak ng Israel ay maging tulad sa buhangin sa dagat, ay ang nalalabi lamang ang maliligtas. Uy. So they claim, no, sa post kanina ni Rocco. Oo. Na yung except of Isaiah 11:11, yung Romans chapter 9 verse 27, ito daw ay the fulfillment of the prophecy na sila lang ang maliligtas na mga remnant. Dahil daw ano nababasa diyan, may ano diyan, may nalalabi. No, may ilang ay ang nalalabi lamang ang maliligtas. Mm-hmm. Ibig sabihin po mga kapatid, they are about to claim na ang remnant lang ang maliligtas. Yes. No? Kapag hindi ka remnant, ibig sabihin, there is no salvation para sa iyo. Dahil hindi ka nga bilong o kabilang sa remnant na yan. Pero kung ating susuriin sa iba yung sekta, yung may mga sekta din na nagsasabi na kami lang ang maliligtas. ang tanong dyan, sino ba ang nagsasabi sa kanila ng totoo? Oh. Kasi yung remnant, sinasabi na, kami lang ang maliligtas, hindi kayo. Oh. Kapag hindi ka nakaanib sa amin, hindi ka maliligtas. Mm. Oh, yung ibang sekta naman, no?
i-mention natin mamaya, no? Na sinasabi nila na kami lang ang maliligtas. Kaya nga, no? Napakaganda yung banggaan ng kanilang mga claim na sila lang, sila lang. Oh. Paano tayo? Oh. Paano tayong tayo? Paano tayong mga Katoliko? Tayo no. 'Di ba? So ginawa nilang ano, ginawa nilang hindi kaawa-awa yung Diyos sa atin. Mm, oo nga. 'Di ba? So nagiging injustice ang Diyos para sa ganyang claim. Oo. Na sila lamang ang sila maliligtas. Lang ang maliligtas. Imagine ha, nagtayo ka ng relihiyon dito mismo sa Pilipinas, then nagsitas ka ng talata sa Biblia, tapos magkiklaim ka na kayo lang ang maliligtas. What kind of logic you have, di ba? Oo nga, di ba? Though, parang hindi naman kapanipaniwala yung mga sinasabi nila. Di ba? Kasi mga 90s, mga 90s, 80s lang sila nagsipaglabasan eh. Tapos, aangkinin na nila, ay, kami yan! Kami yan yung nakasulat. Hindi porket na nakabasa ka na nga ng yan na yung word na ganyan na ganito kayo na yan, di ba? So hindi ibig sabihin na kayo yan, no? So dapat kailangan nating pag-aralan. At alam mo kapatid na Chris, no? Sa lahat ng mga kalingkod natin diyan ay bakit nga ba ang lakas ng loob nila mag-claim na sila talaga ay tunay at totoo? Eh dahil bago nila ipalabas ang kanilang iglesia, kinuha muna nila sa talata sa Biblia. Ah. O di ba? Pag nabasa remnant, remnant lang 'yung maliligtas, ha? yung nalalabi, ibig sabihin ng nalalabi kasi remnant 'yung mga kapatid. Kaya 'yun ang kiniklaim nila na sila lang 'yung maliligtas. As we continue. At ito pa no, sabi dito sa Roma chapter 11 verse 5. Ito rin 'yung ano eh kiniklaim nila ang sabi dito. Gayon din nga sa panahong itong kasalukuyan ay may isang nalalabi ayon sa pagkahirang ng biyaya. May isang nalalabi ayon sa pagkahirang ng biyaya. Okay. Pero, hindi ba? Binasa mo yung konteksto. Ano yung ibig sabihin sa kontekstong yan? So, binasa ko yung konteksto dito at tumutukoy dito sa bansang Israel, hindi sa bansang Pilipinas. Pala eh. Mas maganda siguro basahin natin yung verse 1, yung Roma 11:1. Kasi maganda yung insight mo doon diyan kanina eh. Ayan oh. Romans 11 chapter 1, no? Verse 1. Ito ngayon ang tanong ko. Itinakwil na nga kaya ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hinding-hindi. Ako'y isang Israelita din, sabi ni San Pablo. Mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi, sa verse 2, hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na sa simula pa'y pinili na niya. So, ibig sabihin, hindi ito, ibig sabihin, Israel yung tinutukoy ng talatang Roma chapter 11. Hindi yung Philippines. Ayun pala. So klaro na hindi pala yun Pilipinas. Ibig sabihin, yan ay bansang Israel. Israel. Kasi mismo si San Pablo ay kabilang sa lipi ni Israel. At particularly nasa lahi siya ni Benjamin. Amen. Oh, di ba? So self-interpretation na naman nila. Ang dami talaga, no? Oo. Kahit sa tatlong talata na inilatag sa Facebook, mga kaibigan at mga kapatid, ay hindi pa rin po nakapagpapatunay o nakapagpapatibay na itong remnant family of God ay tunay at totoo. Hindi ba? Hindi yan basihan kasi na kapag nabasa, tunay ka na, totoo ka na. Again, sinasabi ko po mga kapatid, no? At marami na pong nagsabi nito na hindi porke mababasa ay totoo. Dahil bago nila itinatag o itinayo ang kanilang mga iglesia, ay kinuha muna nila o nagsitas muna sila sa Biblia, para play safe sila eh. Kapag nabasa, tama. Ang tanong yan, maraming nababasa, kayong lahat ay tama. O yun, see? Kaya, so dapat kailangan gamitin natin yung literary context, kumbaga, or basahin natin yung mga nauna ng mga verse. Tama bago yan. Bago tayo mag-claim na, ay, kami yan. Uy, sila yan, di ba? Mm. So, ang problema dito sa mga sektang sulpot, no? Or na mga iglesyang na itatag sa Pilipinas, kapag binabasa nila ang Biblia, nalilimutan nila na yung may literary context pala. No? Yung Biblia at saka may historical context, 'di ba? So kapag hindi mo 'yan ginamit, ay talagang
mapupunta yung mga binasa mo sa mga maling claims at interpretation. Mm. Di ba, brother? And isa pa, kapatid, no? Maliban sa naipakita natin na mali ang kanilang claim sa Biblia, ito pa, meron pa tayong isa pang ebidensya na sila ay tatag lamang ng tao dahil meron silang founder. Mm-hmm. At saka, ano sila, meron silang registration sa sect. Yes. Oh. Diba? O, tingnan natin kung kailan sila na-register. Founded 1972. Uy, 1972. So, ibig sabihin pala, mas matanda pa ang iglesia ni Felix Manalo. Oo. O, diba? 1914. Kaya nga, diba? Sabi ko, Master of Copycat. Master ng tagapagkopya yan kasi kinopya yung mga turo ng saksi ni Jehovah, ng iglesia ni Cristo. Marami pang mga relihiyon ang kanilang kinopyahan, ng kanilang mga aral, mga turo. And then, they were claim na kapag hindi ka naanib sa remnant family of God, hindi ka maliligtas. Hindi ka maliligtas. Naku naman. Alam mo kasi, kapatid, ganito. Mayroon din pala silang na-claim na noon na Pumalpak talaga. Katulad ng SDA na nag-claim na 2012, guguno ng mundo. Naniwala sila doon at nag-claim din sila na kapag hindi daw kayo maanib dito sa remnant family of God, hindi kayo maliligtas. Ang tanong, bakit nakapag-asawa pa ako ng dating remnant? Diba? Dahil hindi totoo ang kanilang claim. Tama. Their prophecy ay palpak. Mm-hmm. Diba? Yes. Hindi nagkatotoo. Hindi nagkakatotoo. Mm-hmm. Self-prophesize lang, kumbaga. Mm-hmm. Sariling paniwala lang. Hindi filled with the Holy Spirit. Mm-hmm. Filled with what? I don't know. Hindi ko masasabi. Pero diyan po natin mga kapatid, no, sa kay Kristo, diyan po natin makikita na puro talaga sila ng mga self-interpretation lang. Tama. At napakahalaga po na kailangan nating pag-aralan, no, bilang mga Katoliko, pag-aralan yung ating pananampalataya para hindi tayo maloko ng ninuman na mag-claim na, uy, hindi ka maliligtas kasi hindi ka umanib sa relihiyon namin. Di ba? So, parang sinasarili na nila yung kaligtasan na ibinigay ni Kristo sa atin. Di ba? Parang may favoritism na si Kristo niyan eh. Pag nagkaganyan eh. Sabi nga ni Kristo, naparito ako para sa mga makasalanan. Ibig sabihin, kapag pag ikaw ay makasalanan, hindi ka na yung rason dahil pipiliin na lang doon pala ng remnant. Di ba? So, huwag po tayong mapaniwala, no, sa mga marketing strategies nila. Di ba? Tingnan natin, oh, meron silang sick registration dyan, bro, eh. Tingnan natin dyan. Yan. Ayun. Kita mo? Sick registration. Meron pang, ano yan, sick registration number? 89632. Yan. Sa gusto pong i-verify ang information na ito, yan ay record mula po sa PSA. Philippine Statistics Authority, yes. Republic of the Philippines. Meron silang sick registration na 89,632. Uh-huh. At saka yung date, kailan sila nagparegister? Registered Wednesday, March 29, 2006. Batang-bata pa pala. Na-register yan, pero nag-umpisa sila 1972. O, diba? Katulad ni Felix Manalo na itinatag yung INC. Ano rin yun? 1913 nag-umpisa, pero na-register 1914. Diba? So, ibig sabihin, yung remnant family of God in the Far East, itatag, no, ng tao at hindi ni Kristo. Okay. Solve. Tatag lang sila ng tao. Hindi sila tatag ni Kristo. Kasi, yun nga, kung susuriin natin yung mga aral nila, mali-mali naman. Kasi, yun nga sabi ko, mixed doctrine po sila. No? May mga paniniwala po sila na nagkukontrahan naman sa kanila mismo mga turo at aral. Ayun. Kaya kung kayo po ay napabilang dyan sa Remnant Family of God, sana po, no, akin pong dalangin sa inyo na magsuri po kayo. At sana po talaga maging fair po tayo sa pagsusuri natin, yes, upang makita natin ang katotohanan. Tandaan natin, mga kapatid, ha, iisa lang ang kaluluwang meron tayo. Kaya be concerned of our soul. Yes. So dapat maging open-minded po tayong lahat. Diba? Tama. Lalo na sa mga member ng mga Remnant Family of God. In the Far East. In the Far East pa pala sila. So next, no? So confirm, no? Confirm na hindi tatag ng Diyos.
kundi tatag lang ng isang tao. Mm, tama. Di ba? Tatag. Kasi may sick registration eh. Kasi kapag tatag ng Diyos, walang sick registration yan. Mm. At isa pa bro, alam mo, ang generation ng kanilang sekta ngayon, nasa second generation na. Kasi patay na yung founder, ang nag-manage na ngayon, anak na. Wow. Parang ano sila eh. Malapit na sila mag-third generation. Yung management nila. Monarchy. Yan. Talagang ganyan yung kanilang style. Family business ba? Oh, yun nga. Mm. Kasi sabi nga ng aking misis, noong maliit pa daw siya, nagtataka siya bakit ang daming pera nitong founder. Wow. Marami nagsasabi na nagma-magic daw yung dahon nagiging pera. Wow. Kayo na bahala dyan kung paano nang kakaroon yan. Alam nyo na yan. Oo. Di ba? Oo nga. So, confirm talaga, no? Mm. Na tatag lang ng tao, hindi tatag ng Diyos. Yun ang punto. Mm. Second, no? Ang ikalawa na itinatag, no, ng na relihiyon, na itatag na relihiyon sa Pilipinas ay ang walang iba ang ating mga kapatid, no? INC, Iglesia ni Cristo. Cristo ni Manalo. Na, ni Manalo. Para klaro ha, Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo. Yes, at makikita mo po natin sa ating screen. Ayan, no? Yung tingnan natin yung highlight ng kanilang ano, yung yes. kanilang mismong ito ay, mga kapatid ha, pansinin niyo po, ito ay nasa official website ng Iglesia ni Cristo. Yan yes. sa iglesianicristo.net about the history of Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo. Yes. So, anong makikita natin dyan, bro? So, the Iglesia ni Cristo was preached by Brother Felix E. Manalo, God's messenger in these last days. Oh. Wow, ah. Last days. Last days, pero God's messenger. And was registered in the Philippines only on July 27, 1914. Sorry yung mata ko parang nan, ano yung mata ko ah. So see? Registered in the Philippines, di ba la? Oo nga. Klarong-klaro diyan na Iglesia ni Cristo was registered was preached by Felix Manalo, no? Pero alam mo kapatid, hindi kasi ano yan, hindi full yung story niyan. Ma'am, ito. Ano yung karugtong niya? Basahin mo bro. So, from its first local congregation in Punta Santa Ana, Manila, the church quickly spread on not only throughout the metropolis but also to the neighboring province in Luzon. So, ibig sabihin, yung first local congregation nila is sa Punta Ana, Santa Manila. Punta Santa Ana, Manila. So yung first local pala nila nasa Punta Santa Ana, Manila. Take note ha, tandaan mo yan ha. Nasa Manila. Tandaan mo yung Manila ha, yes. Kasi mamaya meron tayong makikitang wow, yan ha, nasa Manila yan. And, so they claim no na sila daw ay itinatag ni Cristo. Dahil daw no natalikod yung yung totoong iglesia. Oo, yung totoong iglesia. Pero kung mababasa natin no, Brother Romel, sa Acts chapter 23 verse 11 no. Ano ba yung totoong iglesia ni Cristo? Saan ba galing? Sa Manila ba? Basahin natin sa Gawa ng mga Apostoles 23:11. Kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gawin mo sa Roma." Yan. So, klarong-klaro na yung tunay na iglesia na itinatag ni Cristo ay naitatag sa Jerusalem papuntang Roma. Oh, wow. Sino ba 'yun? Yung iglesyang itinatag originally, no? Itinatag siya sa Jerusalem. Pero doon siya lumaganap sa Roma. Yes, hindi sa Manila. Ah, hindi sa Manila. Hindi sa Manila. Kasi hindi mababasa dito ang Manila, kapatid. Mm-hmm. Kahit na
ilang beses mo pang ubusin yung pagbabasa ng Biblia, hindi mo mabasa na manila talaga. Tama, di ba? So, hindi mo talaga mababasa yung manila sa Bible. Wala talaga yun. So, paano sila makasasabi na sila yung tunay na iglesia ni Kristo? Eh, dahil nga kapatid, they are using the claim na mababasa sa Bible. Ayun. Mababasa. Dahil nababasa daw. Mm-hmm. Pero, ano naman ang mababasa natin sa ating reference ngayon? Mm-hmm. Ito ay legit reference natin sa Britannica Encyclopedia. Mm-hmm. So, Iglesia ni Kristo na makikita natin sa screen natin, no? Iglesia ni Cristo, or INC, International Christian Religious Movement that constitutes the largest indigenous Christian church in the Philippines. Ay, akala ko ba sa Roma? Akala ko ba nag-umpisa yun sa Jerusalem, papunta sa Roma? Bakit nag-in the Philippines na yan? Nagtataka din ako, brother. Tapos? Diba? It was established by Felix... Ano? Isagon. Isagon Manalo in 1914. Ay, wow. Ayun. So, established by Felix Manalo, hindi pala si Kristo eh. Oo, diba? Si Felix. Oo. Si Felix Manalo yung nagtatag. Hmm. And, and surprisingly, the founder of this INC in the Philippines was first, saan siya? Raised in the Roman Catholic Church. Wow. He was first raised in the Roman Catholic. Ayun. Ibig sabihin, originally kapatid, Catholic. Hindi pala siya INC, kundi originally, he is a Catholic. Mm-hmm. Tapos, During sa kaniyang teenage, no? Iniwan niya yung pagkakatoliko niya. Oh, ano nangyari sa kanya? Mm. During his teens and 20s, he adopted Methodism. Oh. So, nag-Methodist pala si Kapelix. Kaya naman pala na nag-claim siya na siya yung totoo, siya yung tunay, kasi meron pa siyang, pala siyang ginawa. Anong ginawa niya? Siya ay umalis sa totoo o tunay na simbahan. Ito po, pakinggan niyo pong mabuti mga kapatid. Ha? Babasahin ko po dito ang unang Juan 2, talata po natin ay 18 hanggang sa 19. Ito po ang ating mababasa. Mga anak, ito na ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang Antikristo. Darating ang Antichrist. Ngayon nga'y marami nang lumilitaw na mga Antikristo. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. Ayun. Sino kaya ito mga Antikristo? Sana yung timbasahin natin. Yes. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung tunay silang atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit, umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na ayun. Atin. Ayun. Ano nangyari kay Felix Manalo? He adopted, no? Sumama siya or na umanib siya sa Methodism tsaka sa Seventh-day Adventist. Na kung saan, dati siyang kaanib sa totoong iglesia ni Kristo. Yes. Natatag talaga ni Kristo ang Iglesia Katolika, pero lumabas siya. Ayun. Sa verse 18 ng unang Juan 2:18, mga kapatid, no, ay napapakita po natin doon na Antikristo po pala ang lumalabas. Sa iglesia. Na itinatag mismo ng Panginoong Hesukristo. Oo, kaya nga, pwede pala nating isipin na itong si Martin Luther din ay Antichrist. Antichrist din, di ba? Dahil lumabas din siya. Oo. At ito rin po mga kapatid, klarong-klaro dito, naging Methodist during sa kanyang teenage, kaya hindi na tayo magtataka kung bakit po na kinokontra niya magpasanggang ngayon ang tunay na iglesia. Yes. Biruin mo, naman. Brother Chris, ha? Sasabihin na, tumalikod, ganito? Paano ka iglesia ay nakaharap, tapos tumali? Ano yun? Yung ulo ay nasa likod? Oo, tapos paano mangyayari yun? Ang katawan na sa harap? Paano yun? Diba? So, if we continue no sa ating readings dito sa ating Britannica, before preaching the need for a return to the original Christian church established by Jesus Christ. So, naniniwala pala siya na
may itinatag, no, si Kristo na totoong iglesia. Okay. Pero sabi dito return to the original Christian. So ibig sabihin tumalikod yung tunay na iglesia. Yun nga sabi ko nga, paano kaya patatalik? Oo nga, no, kanina. So ano ba ang mababasa natin, brother, no? 'Di ba? Sabi nila tumalikod daw ang tunay na iglesia. Oh. Ang tanong, tumalikod ba yung tunay na iglesia? Ano ang ating mababasa sa Mateo chapter 28 verse 20? Ito yung mababasa natin. Ito yung tunay na katotohanan. Yes. Yung hindi gawa-gawa o kwento-kwento lamang. Sabi dito, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Mm-hmm. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan. Ayun. Ng panahon. Ayun. Paano tatalikod? Ikasama. Paano niya iiwan? Oo. Natapos na bang panahon? Hindi pa. Hindi pa. Paano niya iiwan? Hindi pa natapos yung panahon. Yes. Diba? At paano tatalikod? Ikasama-kasama. Kasakasama. Kasakasama, no, ng Panginoong Hesukristo. At nag-promise talaga siya na sasamahan niya yung iglesia na itinatag niya. Oh yeah. Diba? Ang promise ng Panginoong Hesukristo ay hindi po yan babaliwalain. Mm. Yan po ay tutuparin hanggang sa katapusan ng panahon. Yes. Kaya nga, ang napakaganda din na sinabi ng Panginoong Hesukristo sa pagtatag niya, no, o sa kanya mismong pagsabi kay San Pedro, na sa pamamagitan ni San Pedro itatatag ang simbahan, ay ganito. Mateo. Yung Mateo 16:18 po. Uh-huh. Ito sinasabi dito. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia. Ito. At ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ayun. Hindi pala madadaig ni numan. Paano matalikod? Hindi nga madadaig. Oo nga, di ba? At sasamahan pa. Yes. Till the end. Until diba? The end of times. Hanggang sa katapusan ng panahon. So mali yung claim nila, no? Oo. Na tumalikod yung unang iglesia na itinatag mismo ng Panginoong Hesukristo. Oh, tamang-tama talaga, diba? Na mali ang claim. Amen. Mali talaga ang claim nila. So, if we continue, no? Okay. He attracted some followers who identified him with the angel ascending from the east. So, angel pala siya. Oh, grabe. May pakpak, wala. So, ano ba yung forma, no, ng isang anghel? Ano ba yung isang katangian, no, ng anghel ayon sa Biblia? Sa Hebreo chapter 1 verse 7. Ano ba ang katangian ng isang anghel? Sige, anong katangian kaya ng isang anghel? Mm-hmm. Tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel. Uh-huh. At ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. Ayun. Ang katangian pala ng anghel, Brother Romel, hangin. Hindi nakikita. Hindi nakikita. Kaya nga spirit, di ba? Oo. Oh. Ang tanong, si Manalo ba? Ano? Si Felix Manalo ba? Anghel ba siya? Oh, may rebulto nga eh. Nung so, nabubuhay ba siya, klarong-klaro tao, saan nakikita siya? Mm-hmm. Kaya nga hindi siya pwedeng maging anghel. Yes, tama. So, sa word pa lang na angel at sa kanyang definition, ang labo talaga na sabihin nila na he is ascending angel from the east. Isa pa, kapatid, naalala ko tuloy. Hindi ba sinasabi din sa Biblia, sa Hebreo 1:8, na ang lahat ng mga anghel, anong mangyayari sa kanila? Anong gagawin nila? I-glorify nila ang Diyos. Oh, sige, basahin natin, ha? Basahin mo. Sige. Kasi napakaganda at napakalinaw kung pinag-aaralan. Mm-hmm. At nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ayun. Sino ang sasamba sa Panginoong Hesukristo? Ang mga anghel. Anghel lang? Ng Diyos. Eh, paano kung hindi anghel ng Diyos? Ay, iwan ko lang. O, diba? They are claiming that Felix Manalo is angel. Eh,
Pero ang anghel ng Diyos, iwan ko lang kung anong klaseng anghel, saan klaseng anghel siya. Ang anghel ng Diyos, sasamba sa Panginoong Hesus. Paano yan? Ayun. Paano yan? Si Lucifer noon, bago siya naging Lucifer, naging Satanas. Anghel din siya. Anghel siya. Sinamba niya ba ang, sinamba niya ba si Kristo? Hindi. Ayun, dyan tayo nagkaka... Diyan nagkakaproblema diyan. Isa pa. Kung ang pagkakilala nitong INC ni Felix Manalo sa kay Kristo ay tao lamang at pinapasamba ito ng Ama sa mga anghel. Lalabas violation sa Exodus chapter 20 verse 3. Huwag kang magkakaroon ng ibang diyos. Amen. O di ba? Diba? Sumasamba sila sa Diyos ng mga ganun eh. Klaro-klaro 'yan. So, ibig sabihin, mali na naman yung claim. Mali na naman. Hindi talaga pwedeng paniwalaan na si Felix Manalo, according sa kanilang claim, ay isang anghel. Mali. No? Yes, palpak mali. Naman na... Palpak na explanation. Na claim yun, di ba? Na claim nila. So, dito pa, no? Nakita ko, no? One day after Manalo registered Iglesia ni Cristo, with the Philippine government. Okay. So, na-register talaga. Sa Pilipinas talaga yan. Church members saw Manalo not only as the angel. Ay, meron pa siyang isang katangian maliban sa pagiging anghel. Ano pa kaya yan? Angel, from Revelation, but also as God's last words or God's last messenger or sugo. Uy, hindi ba yung mga messenger? Kung hindi anghel, ano yan? Propeta? Sige. Tanongin natin yung Biblia kung propeta siya. Sa Matthew chapter 24, verse 24. Sige. He is a prophet? Prophet siya. Sige. According sa 24:24 ng Matthew, ito po mga kaibigan at mga kapatid, ang ating mababasa. Sapagkat may lilitaw na mga huwad na Mesiyas at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamangha-manghang himala at mga kababalaghan upang iligaw ang marami kahit ng mga hinirang ng Diyos. Propeta talaga siya. Pero false prophet. Propeta siya na false prophet. Sabi sa Matthew 24:24. So tama nga, prophet siya. Pero ibang prophet, hindi prophet ng... Hindi prophet ng Panginoon, of course. So, kasi dito din, no, nakita din natin sa Britannica, no. So, ang according, no, sa Britannica, Iglesia ni Cristo is Unitarian, Unitarian and not Trinitarian in theology. Oh. Holding that Jesus Christ is God's chosen son. So, naniniwala sila na si Jesus daw, no, is God's chosen son. But it is but is not himself God. So ibig sabihin, sa kanila, si Jesus hindi Diyos, pero chosen son. Oo. Ng Diyos. Paano kaya, no? 'Di ba? Tanungin natin, no? 'Di ba nandiyan sa Juan, no? Chapter 3 verse 20. Ano ba ang katangian ng isang Diyos? Okay, sige. Ang katangian po ng isang Diyos, ayon sa unang Juan 3:20, ganito po yan, mga kapatid at mga kaibigan. Sakali mang tayo'y usigi nito, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating mudhi at alam niya ang lahat ng bagay. Ayun, ang katangian pala ng Diyos. Alam niya ang lahat ng bagay. Ayun, alam niya ang lahat ng bagay. Oo, alam niya. Kasi Diyos siya eh, di ba? Pero ngayon, no? Tatanungin natin si San Pedro. Ano ba ang sinabi ni San Pedro, Pedro, no? Sa John chapter 21 verse 17, na tinanong siya ni Jesus ng 3 times na, Pedro, mahal mo ba ako? O ano ang sagot ni San Pedro? Eto ha. Sa 17, pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro, sapagkat 3 beses tinanong ng mahal mo ba ako? Sumagot siya, si San Pedro, sumagot, ha? Panginoon,
alam po ninyo ang lahat ng bagay. Ayun. Diba? Alam po. Galing mismo kay San Pedro. Oo nga. Imposible na magkamali si San Pedro sa mga sinasabi niya. At in case na nagkamali si San Pedro, hindi ba ang lahat ng mga nagkakamali ipinupuna ng Panginoong Hesus? Eh bakit hindi siya pinuna? Hindi siya pinuna. Bakit hindi siya sinabi na, Pedro, mali sinabi mo? Hindi, bakit hindi ganun? Hindi sinabi na siya, ay, hindi ko yan alam. Oh. Diba? Diba? And Christ doesn't deny yes. na sa sinabi ni San Pedro na, wala akong alam dyan. Mm-hmm. Pero alam ang lahat ng Panginoong Hesukristo ayun. Na nagpapatunay na ang katangian ng Diyos ay nasa Kanya. Ayun. At tunay siyang Diyos. Totoo talaga yun. Walang harong, walang halong biro, ah. Oo. Pero Brother Romel, no, may isa silang verse na favorite talaga nila ito, eh. Na verse. Ano yung verse na yun? Yung John chapter 17 verse 3. Sige, basahin natin yung natin. 17 verse 3 na yan. Ano kayang... Ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila. Ang iisa at tunay na Diyos. Ayun. At ang makilala si Hesukristo na iyong isinugo. Yun. Yun pala yun. Yun. Ibig sabihin na sinabi ng Panginoong Hesukristo dito na sinugo. Sinugo lang siya. Tapos pinadala, kumbaga. Tapos iisa daw yung Diyos. Iisa ang Diyos. Eh bakit naniniwala ba tayong Katoliko kung maraming Diyos? Ang sino mang nagsasabi na ang Katoliko ay naniniwalang marami ang Diyos ng Katoliko, sila lang yun. Ayun. Nasa isip lang nila yun. Diba? Diba sa binasa mo, ang Iglesia ni Cristo Tatag ni Felix Manalo naniniwala sa theology na Unitarian but not the Trinitarian. Pero, pares naman na monotheism. Ibig sabihin, naniniwala sa isa lamang ang Diyos. Walang, hindi naman tayo naniniwala ang tatlong Diyos, eh. Hindi, at saka hindi naman itinuturo ng simbahang Katolika na marami tayong Diyos. Tama talaga. Klaro yan, di ba? O baka hindi lang nila pinag-aralan yung CCC natin or ang Catechism of the Catholic Church. And 100% tama. Hindi rin, kasi kung pag-aralan talaga yung Catechism of the Catholic Church, for sure, mauunawaan nila yung katotohanan kung pag-aaralan. Ayun. Kasi ganito, kapatid na Chris, iba kasi kapag sinabi natin, nabasa ko yung Catechism of the Catholic Church, sasabihin natin, naapag-aralan ko ang Catechism of the Catholic Ayun. Church. Naalala ko tuloy doon sa Aklan, yung mga saksi ni Jehovah, tinanong ako ng pinakapuno nila, ikaw ba? Nabasa mo na ba ang buong Biblia? Sagot ko sa kanya, pinag-aaralan ko. It's very easy to read, but hard to understand. It. Kasi kailangan mo talagang unawain yun, kailangan mo pag-aralan yun. Yes. Madali magbasa, eh. So, but ang tanong, how about your comprehension? Ayun. Paano naman yung pagkakaunawa sa binabasa? Sa binabasa. O, diba? Tsaka, marahil bumabasa ka lang, tapos hindi ka... kumukonsulta. Yun nga. Diba? Yan yung isa, no, na mali ng mga taong bumabasa or nag-aaral ng Biblia, na kapag hindi nila maintindihan yung isang passage, no, na or isang verses ng Bible, hindi sila kumukonsulta sa mga mas may malalim na pinag-aralan tungkol diyan. Kung mangyari mang sila ay kumukonsulta sa mga kasamahan lang nila na hindi naman nakakaunawa o hindi naman nag-aral ng malaliman sa Biblia. Yung mga biblical scholar talaga dapat na doon tayo magtanong dahil sila yung nag-aaral talaga ng mga biblical languages, no? Hebrew, Greek, yung mga grammar sa ginagamit dyan sa original text ng Bible. They know. Pero sa mga kapwa mo, 6 months, 3 months, pastor na? Naku, delikado yun. Parang nakakaano talaga, no, na magtanong sa yung konti lang na days, tsaka months, or years ang pinag-aralan, diba? So parang hindi reliable, kumbaga. Tama talaga. Oo. Yung ating mga pari, no, unlike, no, sa ating mga pari, no, sa ating simbahan, pinapadala talaga sila sa Roma para pag-aralan yung faith natin, 'di ba? So,
reminders lang po ha, sa mga kapwa natin, nating mga Katoliko, kapag po tayo ay hindi nakaunawa sa mga passage ng Bible na binabasa natin, huwag po tayong tatanong sa ibang sekta. Kasi always talaga yung nangyayari, brother eh. Oo. Na kapag hindi may isang Katoliko, kapag hindi siya nakakaintindi niya ng kanyang pananampalataya, tumatakbo agad sa mga pastor ng ibang sekta. O kapag hindi siya nakaintindi ng ay bakit ba nagsa sign of the cross tayo? Ay bakit ba may ano ba ang Trinity? Mm. Bakit ba may tatlong persona ang Diyos pero iisa ang Diyos? Mm. So, yan yung isa sa mga problema, no, nating mga mahina, ang yung mga mahina nating mga kapatid na Katoliko na tumatanong sila sa ibang sekta ng pananampalataya. Sekta ng pananampalataya. So, ganyan, no, ang mas pinaka-importante sa lahat, kailangan na mag-investigate talaga. Tama talaga. At reminders din to sa ating mga sa mga kaibigan nating mga Protestante, yung mga members, no, or mga kaanib ng Remnant diyan or ng INC, magtanong. Mm. 'Di ba? Mm. At maging open-minded tayo, 'di ba? At yung sinasabi mo kapatid ay karakteristik 'yan ng mga taga Berea. Basahin natin yung gawa ng mga apostoles 17 Jess hanggang sa 11 po, mga kaibigan. Nang gabi ring iyon ay pinapunta ng mga kapatid sina Pablo at Sela sa Berea. Ano ang ginawa? Pagdating doon, sila'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa mga Hudyong taga Tesalonika. Willing-willing silang nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Ayun. Yun ang karakteristik ng mga wise na Kristiyano. Hindi uto-uto, kundi talagang habang sila ay pinag-aaralan, pinapangaralan, mga kaibigan at mga kapatid, sila din ay nag-verify ng mga information. Ayun, biniverify pala. At saka narinig ko, bukas ang isipan. Oh, bukas, hindi close-minded. Kasi ang nangyayari kasi kapatid na Chris, ang mga nakikinig willing-willing. Ayun. Pero dito, willing-willing at sinasaliksik. Ang nangyayari kasi sa realidad, willing-willing lang pero hindi na sinasaliksik. Ganito, ang ganda ng kanyang pangangaral, ang galing magsalita, willing-willing sa pakikinig. Ang tanong, naunawa, ano ba? Ayun lang. Diba? Bago ka mag-agree or mag-say amen. Opo. Saliksigin mo muna. Oo nga. Diba? O baka yung sinasabi niya malayo sa ibig sabihin ng nakasulat na binasa niya sa Bible. ano ka talaga, no? Pupunta ka sa wrong path. Malayo na pero malayo pa. Oo, malayo. So, no, according din, no, dito let us continue, no, sa pagbasa ng Britannica nila. Sabi dito, no, the Iglesia ni Cristo believes that the Bible is the only book inspired by God. And thus it is the sole basis of all their beliefs and practices. Yun naman. Ang tanong ko dito, bakit ba may pasugo? Para mapasubo. Diba? Bakit may pasugo? Diba? Soul. Yes. Ibig sabihin, nag-iisa. Mm-hmm. Dapat yan lang. Wala nang iba. Mm-hmm. Bakit may ministro? Ayun lang. Bakit nag-interpret pa ang ministro? Mm-hmm. Kung yun lang ang Bible, okay, bigyan ng Bible ang lahat, papasahin ng Bible ang lahat, bahala na kayo. Soul. Yan lang. Wala nang iba. Mm-hmm. Biblia lang. Wala nang ibang basihan, ha? Mm-hmm. Huwag ka nang mag-quote ng reference. Bakit nagkukot? During the debate nga ng mga INC, bakit nagkukot sila ng mga references? Oo, diba? Kita mo yun? Oo. At isa pa, yung napansin mo sa kanila, kung soul basihan ng katotohanan niya ang Biblia, ano yung sabi mo kanina sa akin? Kasi, always akong dinadaanan ko yung simbahan. Ano? Diba? Ano yung napansin? At kahit,
saan ka man pumunta, syempre yung mga lokal na mga chapels nila. Pumasok sa isip ko na ang isang tanong, brother, na sana masagot sana ito ng mga kaibigan nating mga ministro o ng mga members nila. Okay. Ha? Na if sinusunod nila, no, yung turo, no, ng lahat ng nasa Biblia. Kasi sabi dito, and thus it is the sole basis of all their beliefs, paniniwala, at practices. Oh, beliefs and practices, ha? Practices, ginagawa nila at sinusunod nila, di ba? So, ang tanong ko dyan is, saan ba sa Biblia mababasa na isinugo sila ng Diyos na lagyan ng mga matutulis na bagay ang kanilang mga kapilya? Ewan ko sa kanila. Oo, so, so sana, no, masagot yan ng mga ministro at saka ng member nila. Oo. Diba? Sana nga. Mm. Kaya, yan, pwede mong i-challenge na sana talaga, no, mayroong makasagot. Alam mo, active ko sa Facebook at merong nagpapakilala ng defender diyan sa Facebook, di ba? Oo. Oh. Tanungin mo kaya siya. Tanungin mo si Alpha kung baka alam niya. Oo, oh, si Alpha, di ba? Tanungin mo si Alpha kung baka alam niya. O sige na, time yun, pagkakataon mo na yan. So, Alpha, pagkakataon mo na to kapag nanonood ka dito sa Patag. Sagutin mo yan. Alpha, ayan, Alpha, ayan. Kasi, yung, di ba, kapag tumitingala tayo sa kape, kasi may kaibahan talaga sa kapilya natin bilang mga Katoliko at sa kapilya nila. Yung atin, hindi matulis na bagay yung nilalagay sa itaas. Yung nakikita ko always, cross. Yung sa atin, mababasa yan sa Biblia. Kaya nga tinatanong ko sila, if saan ba banda sa Bible na isinugo sila ng Diyos na lagyan ng mga matutulis na bagay ang kanilang mga kapilya? So nandiyan 'di ba sa Galatians chapter 6 14. Verse 14. Ano bang sinasabi niya? May basihan tayo dito, kapatid, na bakit din nilalagyan natin? Hindi yan na naglalagay lang tayo without any reason or wala tayong basihan. Ito yung basihan natin. Basahin natin dito, sinabi mismo ni San Pablo, huwag nawang mangyari sa akin ang gayon. Ang ipinagmamalaki ko ay ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito'y patay para sa akin at ako na may patay para sa mundong ito. Saan ba siya namatay? Sa cross. Yung pinagmamalaki natin, ang cross ng Panginoong Hesukristo. Tanong, paano natin ginagawa yan? Kaya nga meron kaming sign of the cross dahil pinagmamalaki namin ang cross. Kaya nga merong cross ang aming mga simbahan dahil ipinagmamalaki namin ang cross si Kristo. Kayo, pagmamalaki ba yan sa cross si Kristo ang tulis ng inyong mga iglesia? So, sana, no, masagot yan ni Alpha. No? So, sunod, no? Patuloy natin babasahin. Okay. Yung mga doktrina nila yan. Ayon si Doctrines, no, na sa Britannica. The church believes that Jesus Christ is the Son of God. Okay. So, ibig sabihin, naniniwala sila na yan, no? Anak ng Diyos. Yes, anak ng Diyos. And the mediator between God the Father and humanity. Okay. And was created by God the Father. Huh? Created ba sa Jesus? Ang tanong, saan mababasa sa Biblia na nilikha lamang, mga kapatid at mga kaibigan, ang Panginoong Hesukristo? Yun. Saan? I don't know. Hindi ko naman nabasa yan. Saan? Sige, pakita nyo. Saan mababasa na si Kristo ay nilikha lamang? Pero meron akong isang sigurado na nilikha lang ang Panginoong Hesukristo sa kanilang isip. Di ba? Sa isip lang nila, pero walang patunay sa Biblia. Sige. Pero ano ba ang sinasabi ng Biblia, no? Na according, no, sa John chapter 1 verse 2 to 3, no? Nandiyan sa John 1:1, no, nasa pasimula. Okay. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Ayun. Diyos pala 'to.
Diyos ang salita. Hmm. Tapos, anong nangyari dito sa salitang ito? Hmm. Nagkatawang tao. Oh, ito basahin natin sa versikulo 14. Mm-hmm. Ang salita ay naging tao. Ayun. Ang claim nila, si Kristo daw ay tao. Mm. Tao lang. Ang sinasabi nito, naging tao. Tao. May tao bang naging tao? Doon na, napaka-imposible naman yan. Anong klaseng logic yun? So, hindi tao. Diba? Naging tao lang. O, naging tao. Kumbaga, nagpakatao. Oh, diba? Meron siyang nature before. Oh, oh. He became man. Yes. No? He became flesh. Mm-hmm. Nagpakatao lang siya. Hindi siya tao yes. lang. Basahin mo nga, Brother Romel, sa Philippos chapter 2. Verse 5. Okay, ito yung... para mas malaliman pa, no? Mm, sige. Filipos 2:5 hanggang sa 8. Mm-hmm. Ito yung ating mababasa. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Mm-hmm. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos. Ayun, tunay na Diyos pala. Hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos sa halip kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ayun. Ito yung karugtong magandang basahin. Nagpakumbaba siya na hindi kaya nilang gawin. Ayun, no? Oo. At naging masunurin na hindi kayang gawin ng mapagmataas hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa cross. Ayun. Klaro, no, nagpakumbaba ang Panginoong Hesukristo na siyang tunay na Diyos. Oo. Yan pala ang rason. So mapagkumbaba pala si Jesus. Mm-hmm. Kaya nga maganda. Sana, no, masunod nila, no, natin, ang katangyang ito na mapagkumbaba sana. Mm, sana talaga. Diba? Oo. Well, we pray for. Oh, yeah. Diba? So, sunod, no? Sabi dito, God sanctified him to be without sin. Hmm? Sanctified. Okay. Banal. Ginawang banal. Hmm. Tapos? So, ibig bang ditong sabihin na may kasalanan ang Panginoong Hesukristo? Kasi sanctified, sinanctify. Eh, magkaganyan. Merong contradiction sa Bible yan, diba? Oo, diba? Nandyan sa... unang Pedro chapter 3 verse 18. Okay. Ano nga sabi diyan? Ito sabi ni San Pedro rin, no? Sa kanyang sulat mismo, sa unang sulat niya. Mm. Ayon dito. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay nang minsan para sa inyo na mga makasalanan. Ayun. Wala kasalanan ng Panginoong Hesukristo. 'Di ba? Ang Bible ay yung kinukunan nila ng kanilang doktrina, 'yun ang pinapaniwalaan nila. Eh bakit nila hindi ito napapaniwalaan? O 'di ba? Oo nga, 'di ba? So sinanctify. Oo. So ibig sabihin, no, contradict talaga sa sinasabi ng unang Peter. Tama. Sunod pa, no, isa pa, no. INC believes or mga Iglesia ni Cristo believes that the Holy Spirit is the power of God and also not a deity. Hindi daw Diyos ang Holy Spirit. Ayun, yan ang mangyayari, kapatid, kapag ang pagbabasa sa Biblia ay wala talagang, wala sa hulog. Ayun. Kapag eisegesis, bakit? Meron ba tayong patunay na ang Holy Spirit ay Diyos ayon sa Biblia? Meron. Saan yan mababasa? Are, nandito sa Acts chapter 5. Verse 3 to 4. Sige. O, ano ba sabi dyan ni San Pedro? Ayan. No? Sige. Ano kaya yung sinasabi dito? Diyos ba ang banal na Espiritu or hindi? 3 to 4. O. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo iyon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang ipinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Ayun!
sa nagsinungaling si Ananias? Sa Espiritu Santo na Diyos. Ano sabi ni San Pedro? Hindi siya sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. So ibig sabihin, confirm na naniniwala at pinipreach ni St. Peter na ang Holy Spirit is God. Yeah, totoo. Tama talaga. Diba? Oo. Saan tayo maniniwala ngayon? Doon sa claim doctrines ng INC ni Felix Manalo o dito mismo sa nababasa sa Biblia? At si San Pedro mismo ang nagsabi. Oo nga. Diba? Sige. Yan ay isang pagpapakita po, mga kaibigan at mga kapatid, na dapat talaga ay hindi lang tayo tumatanggap ng aral. Ang mas magandang gawin, pinag-aaralan din po natin ang mga aral na natatanggap natin. Yes, tama yan. Diba? Dapat sa mga kaibigan natin, mga INC, no, na mga members, kailangan na pag-aralan natin. Diba? Hindi lang po tayo magsasalita ng opo, na opo, na hindi tayo na sasaliksik. No? So dapat, ano, kailangan natin investigahan. Diba? Investigate. O, yun, kaya nga maganda yung mga attitude ng mga taga Berea dahil hindi sila mga uto-uto. Kung sa thesis nga, you investigate, nagso-survey ka, yan pa yung yan pa sa relihiyon at ang tinataya mo, kaluluwa mo. Di ba? Kaya nga napakalayo po ng agwat, ng pagkakaunawa ng 3 to 6 months. Pwede ka nang mangaral ng Biblia kaysa sa mga 12 years na nagpapare, di ba? Oo. Napakalayo talaga ng agwat. Yes. Ng kanilang pagkakaunawa. So next. So confirm na ang Holy Spirit ay Diyos talaga. Diyos talaga. At confirm, no, na ang INC na hindi talaga yan kay Kristo. Ayun. Dahil, sino nagtatag? Si Felix Manalo. Oo. Alam mo kapatid, kung balikan mo yung binabasa mo natin kanina, yung isang slide, isa pa. Ayan, isa pa. Yan. Pansinin mo kapatid, Manalo first founded a church in Manila. Ayun. Naalala mo, sabi ko sa iyo kanina, tandaan mo yung Punta Santa Ana, Manila. Ayun. Di ba? Yes. Dahil dito natin ipapakita, if they deny na hindi si Felix Manalo ang natag, sasabihin nila si Kristo. Ang tanong, ano ang iglesia na itinatag ni Felix Manalo sa Manila? INC. Wala na iba. Diba? Kundi ang INC ni Felix Manalo. Ayun. At saka wala ka namang mababasa sa Biblia na pumunta si Jesus dito sa Pilipinas para itayo at i-restore ang sabi nila na tumalikod pero hindi, no, na iglesia ni Kristo. At isa pa, base din, no, mga kapatid, sa ating reference na ipinakita po sa inyo, mga kaibigan, na itong si Felix Manalo originally Katoliko, 'di ba? Nung nang teenager na siya, lumabas sa pagiging Katoliko, naging Methodist. Tsaka naging Seventh-day Adventist din. At dahil nga, no, hindi sila tunay na kaanib ng totoong iglesia ni Kristo na tatag ng Panginoong Hesukristo na Catholic Church. Hindi siya satisfied sa Methodist. Pumasok pa sa Sabadista. After that, ay wala na. Ang ginawa niya, nagpagutom. Tatlong araw, tama, 3 days walang kain. 3 days walang labas. Walang laman ang tiyan. Ano mangyayari sa utak mo? Kulang sa oxygen. Yes. So, therefore, paglabas, claim, ako ang sugo. O, di ba? At naniwala naman yung mga tao sa kanya. Oo nga. Dahil nga, poor in spirit talaga, no? Yes. Pobre spirito. Pero, ngayon po, mga kapatid, ay sana mamulat na ang mga nauuto pa. Ayun. Yan. So next, no, palagi nila itong kiniklaim eh. Ayun na. Sa ano yan? Romans chapter 16 verse 16. Ano daw yun? Romans 16:16. Sige, pasahin natin. Ano kayong mga claim nila dito? Ayun, dito sa 16 at 16 ng Roma ay ganito ang mababasa. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo.
binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Mm, yun, sabi nila, kami yan. Ah, sila ba yun? I don't know. Kasi sabi ng isang kaibigan kong INC, siya, kami yan sa INC. Oh, okay. Kasi, so ibig sabihin pala, itong mga INC, taga Roma. Hindi ko rin alam. Kasi sabi, sulat ito ni San Pablo sa mga taga-Roma eh. Yes, tama ka. Taga-Roma tama pala ka, sila. Di ba sa Philippines, sa punta sa Santa Ana, Manila. Manila? Ibig sabihin pala, ang Manila ay Roma, nailipat na pala yung lugar. Kita mo? Paano nagkataon na sila yan? Kasi, yung, hindi naman sila taga-Roma eh. Yung founder nila, dito na ipanganak sa Philippines eh. Oo. Diba? Sa punta Santa Ana, Manila. Tsaka nung sinabi ba ni San Pablo na yung sinulat ba ni San Pablo yung Roma 16:16 na ano na ba si ano na naisilang na ba si Felix Manalo? Diba? Diba sabi nila sila yan? Mm. Oh. Dapat sagutin nila yan. Mm. Naisilang na ba si Felix Manalo? Mm. Noong isinulat itong Roma 16:16. Oo nga, simple. To claim na kayo yan. Yes, simple logic lang, di ba? Oo nga. Oh, sige nga, sige. Oh, gamitin natin yung simple logic nyo dyan. Ay, kapag wala kayong ganyan, iwan ko na lang sa inyo. Pero mga brothers, no, sa mga brothers and sisters natin dyan, no, sana maliwanagan tayo. No? Mm-hmm. Kasi, yung sulat sa Roma 16:16, eh, sulat yan ni San Pablo sa mga taga-Roma. Oh, taga-Roma talaga. Diba? Oh, yeah. Nandyan sa Roma chapter 1, verse 6 to 7 and 8. Oh, sige, anong masasabi diyan? No? Ang sinasabi. 1, 6 to 7. Mm. Ito, mawawala ditong INC nito. Ah. Mm. Kayo'y kabilang sa mga tinawag na maging mga tagasunod ni Hesukristo. Ayun. Sa inyong lahat na nasa Pilipinas. Ay, hindi pala. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal. Ayun. Maging banal? Eh, bakit wala silang santo? Yan. Sumain nyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos. Ayun. Na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ayun. Diba? Mm, klaro yan. Klaro na tinawag at minamahal ng Diyos ang Roma. Mm. Ang tanong, saan ba nakasentro ang Roman Catholic Church? Roma, comes from the Roman Catholics nga, nga. Diba? Binasa natin kanina, diba, yung totoong iglesia from Jerusalem to Rome. Mm, yun. Ibig sabihin, nandoon talaga ngayon sa Roma ang totoong iglesia na namamahala sa totoong iglesia. Nandoon ngayon sa Roma. Wala sa Pilipinas. Mm-hmm. Hindi sa apo, hindi sa anak, hindi sa tatay. Hindi ba? Diba? Trinity din sila, no? Ama, anak, at apo. Oo. O, di ba? So, sana maliwanagan po kayo, no, mga kaibigan, na hindi INC ng Pilipinas ang pinupunto ni San Pablo sa Roma 16:16. Kundi, yung Iglesia ni Kristo na nasa Roma mismo. Mm. 'Di ba? At pansinin mo kapatid ha, Roma ang ating pinag-uusapan dito, Book of Rome sa sinulat ni San Pablo. Mm. Kung babasahin natin yung nasa Roma mismong sulat, ano ba si San Pablo? Pare. O pare. Eh bakit si Felix Manalo anghel? 'Di ba? Sana sinabi na pare na lang siya. Tsaka yung kaibigan ko, no. Sabi niya yung mga pare daw sa Diablo. So si San Pablo nasa si San Pablo sa Diablo din kasi pare siya. Hindi na ako magtataka diyan. Si Kristo sinabihang sa kapangyarihan ni Beelzebul na papagaling ng may sakit, di ba? Mm. Si Kristo mismo ang pinakapunong pare ng simbahang Katolika. Oo. Therefore din ako magtataka, nasasabihin pa nila 'yan. O di ba? Pero ewan ko bakit ba nakasabi siya sa akin na nasa demonyo daw yung pari? Dahil nakikita niya ang katotohanan sa atin.
O, di ba? Sino ba ang palaging nagsasabi na nasa demonyo ang totoong simbahan? Hindi ba ang mga Hudyo? Mm. Hindi ba ang yung hindi naniniwala kay Kristo? Ayun. Sila, sa totoo lang, hindi naman sila naniniwala kay Kristo eh. Yes. Tatag sila ng tao lang. Mm-hmm. Kasi si Kristo tao sa kanila. Mm-hmm. Di ba? Iglesia sila ng tao lang. So, ganyan, no? Mga kapatid natin. Sana maliwanagan po kayo, no? At always talaga nagamitin yung simple logic natin. Mm. 'Di ba? Mm. So, 'yan, no? Confirm na hindi sila 'yan. Tama. Oh, tayo 'yan eh. Tayo 'yan. Kasi Iglesia Katolika 'yan eh. Oo, unang-una talaga kung basahin natin dito ang sa pinabasa mo, Unos 6:7, basahin kong 8. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo dahil sa inyong lahat. Yes. So. Sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong daigdig. Ayun. Ano ba ang Catholic? Buong daigdig. Yes. Universal. Saan ba ito? Sa Roma. Mm. That's why ito ay Roman Catholic. Yes. Kita mo? Hindi sila. Tayo yun. Tayo. Tayo yung sinasabi diyan. No, so tayo yung talagang totoo na lumaganap ang pananampalataya ng mga Roman Catholic sa buong mundo. Yes. Hindi ng INC. Natatag ni Felix Manalo. So sunod, no? Parte naman sa pag-baptize, no, sa kanila. So sabi dito, the church believes that baptism is done by immersion baptism or believers baptism by adults in water. And that it is necessary that people be baptized in the Iglesia ni Cristo to become disciples of Jesus Christ. The church rejects infant baptism. Bakit? Ay, ewan ko nga eh. Bakit nireject? Oo. Bakit nireject nila ang infant baptism? Hindi ko alam. Ano bang meron sa mga baby? Pero ang turo ng Panginoong Hesukristo ay klarong-klaro. Yes. Kahit sanggol, dapat binyagan. Mm-hmm. Babasahin natin. Mateo 28:19, ito po mga kaibigan at mga kapatid, ang ating mababasa. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao. Sa lahat ng bansa, ito naman, lahat ng bansa, Catholic naman yung tinutukoy nito Universal. Universal naman, Katoliko naman. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Bautismuhan lahat ng tao. Ang tanong, ito yung sikat na yun na isyo sa kwan, sa social media, sa Facebook particularly. At pati si Chris Bacalares nagsasabi na ang bata daw hindi tao. Ang sanggol daw hindi tao. Eh no yun, hayop. Kaya nga sinabi na si Maria, na ating inang Birheng Maria ay nagdadalang tao. Yes. No? Kaya nga ang mga ina natin tinawag o sinabi silang nagdadalang tao. Kung hindi ka naniniwala na ang sanggol ay tao, ibig sabihin ikaw ay dinadalang hayop. Diba? Ang ating mga magulang ay nagdadalang tao dahil tayo ay tao. Yes. Di ba? Oo. Kasi at isa pa, no, na-notice ko sa binasa mo, Brother Romel, na yung pag-baptism na sinasabi ni Jesus, lahat involved, walang exempted. Oo nga. Bakit sa kanila exempted yung mga babies? At ano pa nyo, basihan nila sa kanilang turo at aral, Biblia, pero bakit rejected? Ayun! Di ba? Bakit rejected naman ito? At sabi nila, they are Unitarian but not Trinitarian. Trinity ito eh. Yes, Father, Son, and Holy Spirit. Paano sila nagbabaptism ngayon? Kundi sila Trinitarian. Iwan ko sa kanila kung anong formula nila. Di ba? Kita mo lang? Susunod, no? So confirm talaga, no? Based, no? Sa sulat ni Mateo na walang exempted. Oh, walang exempted. Pati sanggol, bautismuhan. Di ba? Lalabas yan, bias ang Panginoon eh. Oo eh. O, di ba? Exempted. Ay,
sa mga babies, wag na kayong magpabaptize. Dapat okay. Kailangan, marami pa kayong kakainin na bigas bago mag tapos maging Christian. Pag ang sanggol makapagsalita siguro, hindi namin kinakain ng bigas, sinasayang muna. O, di ba? Sige, patuloy. So next, no? May nakita ako dito, no? Isang nandito din, no, sa Britannica. And INC teach that its members constitute the elect of God. And ito yung pinakamasakit sa atin eh. Ano yan? Oh, there is no salvation outside the iglesia ni Cristo. Ayun. So kung walang kaligtasan outside sa iglesia ni Cristo, natatag ni Felix Manalo July 27, 1914 na registered. Ibig sabihin, kawawa ang kanilang lola at lolo. Kawawa ang kanilang mga ancestors. Yes. Kawawa rin ang mga apostolis. Ayun. Kasi wala pang INC noon. 1914. 'Di ba? 1913 wala pa. Papababa. Back to the first century. Dito na lang ako makikianim sa first century. Kaysa diyan sa 1914. Na-register pero nag-umpisa ang kanilang iglesia 1913. Yes. Oh, no? So parang pinapalabas nila na yung maliligtas yung mga Pinoy. Mga Pinoy lahat. Kasi 'di ba? Na itatag ni Felix Manalo 1914 yung iglesia niya dito sa Philippines. So ibig bang sabihin ang lahat na makakapasok sa langit ay mga Pilipino lang na nakaanib doon sa kanila. Sasagutin ka nilang ganito. Kaya nga meron na kaming mga lokal doon sa ibang bansa eh. 'Di ba? So hindi pa rin, 'di ba? Kaya lang lalabas pa rin na inilipat pa rin nila yung Roma sa Pilipinas at yung Pilipinas sa Roma. O, di ba? Oo nga. Dahil yung totoo naman talaga na iglesia ay nasa Roma. Yes, yes. Hindi nasa Pilipinas. From Jerusalem to Rome at saka kaya nga lumaganap, di ba? Sa kanila, dito sa Pilipinas itinatag, tapos pinalaganap nila para ipalabas na magiging universal din sila. Yeah. Pero hindi mangyayari yon. Bakit hindi siya mangyayari? Dahil sabi din ng Biblia, no, kapag yan ay tatag lamang ng tao, ay hindi talaga magtatagal yan. Imagine how long ang ating simbahan hanggang ngayon ay matibay pa rin matibay. Dahil sa promise ng Panginoong Hesukristo, Mateo 28:20, sasamahan niya tayo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. At sa 6:18 ng Mateo, even the gate of hell cannot prevail. Ayun. Ba? Matatag yan, matibay yung ating simbahan kasi matibay yung nagtatag nito. So confirm ng iglesia ni Cristo, hindi tatag ni Cristo. Hindi tatag ng Diyos. Hindi diba? Talaga. Tatag siya ng tao na si Felix Manalo 1914 sa Philippines. Tama. At sana, no, kung maging open-minded lang yung mga members ng mga INC, ay tsak, no? Na maliliwanagan talaga sila. Kaya nga sa naaabot ng programa ngayon, ito ang time ninyo na makapagmuni-muni po kayo, makapag-isip-isip ng mabuti. Kaya nga, gamitin natin ang sinasabi mismo sa Biblia, yung mga taga-Berea po, mga open-minded. Bukas ang isip. They are not the close-minded, mga kaibigan at mga kapatid. Yes, diba? Tama. So, confirm, no? Na tatag lang ng tao. Wala na. So, maniniwala ka pa dyan. Mag-isip-isip ka na. Yun pa lang mga binigay natin at binigay ng referensya na pinapalabas na talaga na yan, mali talaga yung aral eh. Malayo sa sinasabi ng Biblia eh. Kaya nga, malayo na at malayo pa. Mula sa turo nila na si Kristo ay hindi Diyos, na si Kristo ang kanilang founder. Yung pagbautismo at yung pagclaim na sila lang yung maliligtas. Lahat yun, palpak. Palpak talaga. Walang basis na matibay. Tsaka yung sa Roma 16:16. Doon pa rin mas malayo pa rin yun kasi pag nangyaring tinanggap natin yun, ang Pilipinas ay Roma na. Di ba? Di ba? Malayo.
So, yan, no, mga kaibigan natin na sa INC, sana po, no, maliwanagan kayo at sana makapagmuni-muni, no? Mm. At this is the time, no, to start na mag-study na. Oo. Di ba? Yeah. Study. Bili ka ng Bible. Well, kung hindi ka binibigyan, bili ka. Oo. Di ba? Remember the yung parable sa na ating Panginoon Jesucristo, nakakita ng kayamanan, pinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili talaga yung perlas na yun, no? Ayun. Kasi mas mahalaga yun, no, kaysa sa mga merong kung anumang meron siya. Yes. Kaya nga if you are concerned to your soul, ngayon na ang time, no, na makapag-isip-isip tayo at makapag-aral para ang ating kaluluwa ay nasa tamang landas. Amen. Sino yung kaluluwa ng tao, di ba? Oo. Salang. Dapat 'wag sayangin. Mm. Sige po. So next, no, let's move on to the next, no. Na pangatlo na 'yan, no? Yes, pangatlo na. Na relihiyon na itatag, no, dito sa Pilipinas. The Jesus Miracle Crusade International Ministry, no? Makikita natin sa screen, no? Yung The Jesus Miracle Crusade, yung kanilang logo. Ano naman yung mga ginagawa, yes, nila dyan, yung kapatid? Ewan ko nga eh. Ayan. Pero sa lugar namin, no, sa, ayan, barangay namin, meron. So, yung founder nila, si Wilde pala. Akala ko Wendell eh. Sorry lang yung mata ko. Malang parang. Tapos? Si Wilde E. Almeida. Kailan natatag? Oh. Founded February 14, 1975. Ibig sabihin, kapatid, mas matanda pa yung RFG. Ah. 1972 yung RFG. Kanina na, yung pinakauna natin na present. Mas matanda kaysa sa Jesus Miracle, eh, di ba? Mm. Tapos? So, next, no, according to my research, wow. So, tinuturo nila, no, the Holy Spirit is not a third person in the Godhead, but rather the Spirit of God. So hindi daw third person ang Holy Spirit. Kasi nga oneness, eh, di ba? Oo nga. Oneness sila, oneness. Hindi sila Trinitarian, eh. Oo. Pag sinabing oneness, kung sino yung Ama, siya rin yung Anak, siya rin yung Espiritu Santo. Yun. So paano ba natin masasagot ito, di ba? Kasi naniniwala sila na isa lang ang nasa trono. Si Father daw, tsaka si Jesus, siya din. Tapos yung Holy Spirit, siya din. Tapos ang lalabas niyang ganito, nung nasa cross ang Panginoong Jesucristo, Ama, na ako rin, patawarin mo sila. Ganun ba yun? Ilalabas siya, inuuto diba? Niya yung sarili niya, di ba? So, dito naman, no, sabi dito sa research, we believe that dearest Jesus Christ is both God and man. Oh, naniniwala din sila sa tinatawag nating hypostatic union. True God and true man. He is the one God incarnate, for in Him dwelt all fullness of Godhead bodily. Ah, okay. Yeah. So naniniwala pala sila na ang kumbaga sa atin Trinity na ay nasa loob lahat ng Panginoong Hesus, kaya nga oneness. Yes. Kaya nalabas siya talaga, kapatid, no, parang inuuto nila yung kanilang sarili, dahil merong mapangyayari sa Biblia na ang Panginoong Jesucristo ay nagpray sa Ama, no, Ama, na kung maari ilayo mo sa akin ang kupang ito. Ibig sabihin niya na sana ilayo ko, Ama, ilayo ko ako rin ng Ama. Ano 'yun? Napaka-complicated ng kanilang pag-iisip, kapatid. Yes, so may three person talaga, no? Ang Godhead. Which is nandiyan, no, kanina sa binasa natin sa Mateo chapter 28 verse 19. Oh, yung three person 'yan, oh, yung Ama, yung bautiswahan sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Paano natin, yes, mapapaliwanag na ito ay Trinity, kapatid, na Chris? Siyempre, no, makikita natin tsaka biblical talaga, no, yung sinasabi diyan, no. Meron ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. So
kung hindi sila naniniwala, no, sa Trinity, eh ano ba ang ibig sabihin, no? Or ano ba ang pagkaintindi nila ng sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo? Siguro mas una na i-define muna what is Trinity? Yes. Di ba Trinity is tatlo ang persona pero isa lang ang Diyos. Ang pagka-Diyos. Oo. No? Person of the Father, person of the Son, and person of the Holy Spirit. Yes. At sinasabi dito sa Mateo 28:19 na babautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Na kung titingnan po natin sa grammar, singular form, sa ngalan. O sa pangalan, pero tatlo po ang person. Yes. No? Nasa tatlong persona, pero bakit inisa lang? Dahil ang definition ng Trinity is tatlo na iisa lang talaga ang kanilang nature as God. Nature, diba? As God. So, klaro, no, talaga na may tatlong persona ang Diyos, 'di ba? May tatlong persona ang Diyos at hindi lang hindi kagaya, no, sa kanila na oneness. Hindi oneness ang Diyos. Oo nga. 'Di ba? So, yeah, no, confirm talaga na sa kung pag-aaralan lang natin yung Mateo chapter 28 verse 19. Sa grammar, no, diyan natin makikita na may isa ka Diyos, may isang Diyos at may tatlong persona ng Diyos. Persona ng Diyos. Kaya nga, no, naalala mo, sabi ko kanina, kapatid, madali ang magbasa. Yes. Pero ang tanong, kumusta ang comprehension? Ayun. Kumusta ang pagkakaunawa sa binabasa? Yun ang mahirap na parte. Kaya nga, delikado na nagbabasa tayo without the guidance of the Holy Spirit. Palagi ko pong nire-remind ang mga viewers sa amin po, nagla-live din po tayo kasi, na sabi ni Father Etek, kukot ko si Father Etek, yes. Dalawa ang pupuntahan ng taong nagbabasa ng Biblia without the guidance of the Holy Spirit. Magandang gabi kay Father Etek na nanonood ngayon. Una, sabi ni Father Etek, no, ang nagbabasa na walang guidance ng Holy Spirit, magiging pastor yan. Pangalawa, sabi niya, mababaliw yan. O, kita mo? Totoo naman talaga. No, di ba? Nangyayari talaga. Di ba? Kaya nga, samutsaring mga self-interpretation at claims na lang yung ginagawa nila. Kaya delikado yung eisegesis. Yes. Kaya nga, huwag basta-basta magbabasa ng Biblia at mag-i-interpret nito. Kung hindi ka sigurado, nako, kumonsulta ka muna. Yes. Hindi sa 3 to 6 months, pastor na. Yes. Kundi doon talaga sa lehitimo o biblical scholars. Ayun. 'Di ba? Iba kasi galit sa biblical scholar eh. Yung mga nag-aaral ng original text ng Biblia, galit yung iba katulad ng kaibigan mo, 'di ba? Galit siya dahil hindi niya nauunawaan kasi may challenge, hindi sinasagot. Oo. Yung kaibigan mo nga si Ba, si Alpha, 'di ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin nakakasagot ng matino. Iba-iba yung nakikita sa mga itsura namin. Kaya na, yung, na lang. Yes, nami-mersonal talaga siya. Pero ano sabi sa kanya ni Indy Garcia? Wag na. Baka makapirate ka ni Indy Garcia. So, yun talaga yung close-minded. Oh. Yun talaga ang sa pinaka-example na close-minded na klase ng tao. Alam ko kung taga saan yun. Si Alpha. Taga Pilipinas 'yon. Kasi kung taga Berea 'yon, open-minded 'yon, 'di ba? Dapat i-characterize natin mga kapatid at mga kaibigan ang karakter ng mga taga Berea that they are open-minded. Yes. No? Hindi yung mga close-minded diyan. Hindi siya kasi yung mga faces namin Kino-compare niya sa face niya. Pero kasi I allow you na ikaw yung mas gwapo sa amin. Walang kukontra dyan. So next, no? Itong mga Jesus Crusader na itatag ni Wilde, they practicing the tithes. Or, ano yung tithes, bro? Tithing bala? Yung tithes, yung ikaw po, ba? No? They quote na sa Leviticus, chapter 27:32. 27:32, sige. Kasi sabi dito, tithing is known as giving 10% chapter, of our gross. Chapter 27:32.
puta dito. Ito yung basahin natin yung Levitico 27:232. 232? Ano? Leviticus chapter 27 verse 32, I mean. Nagulat ako dun, ah, ang haba. Isa sa bawat 10 alagang hayop ay nakalaan para kay Yahweh. Ang bawat 10 tupa o baka na mabibilang ay para kay Yahweh. Yun. Pero ang tanong, kapatid, bakit nagbibigay ng presyo? Ang sinasabi dito, tupa at kambing. Yes, yes. Tupa at ano ito? Oh? Tupa at baka. Baka. Ang ibibigay na 10%. Oo. Eh bakit ngayon pera na? Pastor ha, pera-pera yan ha. Pero ang tanong, para ba ito talaga sa kanila? O para talaga ito sa mga taga, sa mga Israel? Ito, 27 verse 1. Sinabi pa ni Yahweh kay Moses sa verse 2, sabihin mo sa mga Israelita. Ayun. Israelita ba kayo, Pastor? Ayun. Kailan ba kayo ng Israelita? Noong nagbasa lang kayo ng Biblia, nag-aral kayo 3 to 6 months? O, di ba? Yan yung mga ano eh. Marami din ako makakilalang mga Jesus Miracle Crusader. At, yes, yes. Alam mo ba, kapatid, ang pinakamagandang nangyari dyan, naging ninong ako ng isang convert na Jesus Miracle. Wow! Praise God. One of the mission kasi sa lugar namin ay to evangelize sa mga tao. Nagulat lang ako na Jesus Miracle pala siya. Inborn ha? At ngayon, Catholic na at naikasal na sa Katoliko. Wow! Yan kapag hindi kayo close-minded. Talaga. Kung yes, open-minded kayo, talagang yayakapin nyo ang katotohanan. Oo. Open-minded dapat tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Yes. So, hindi pala sa kanila yan. Oo. Sa mga taga-Israel yan eh. Oo. Di ba? Kaya nga. So, ano naman ang sabi ni San Pablo, no, sa mga offerings natin? Oh, mas maganda. Oh. Ah, kasi ang problema sa kanila, sila ang nagpapasya, yes, ang mga pastor. Oh, pero si San Pablo, hindi naman ang pastor nagpapasya dito. So, unang Corinthians, ikalawang Corinthians, 9:7. Ito ang ating mababasa. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa pasya ni pastor. Ay, hindi pala. Ganito pala yun. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Ayun. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Ayun. Kung sa English pa, according to the dictate of your heart, not to the dictate of your pastor. Ayun. See? Napakalaki yung pagkakaiba ng katotohanan sa kanilang ginagawang totoo. Ngayon, oo. So, ayon pala, no? Sa sinasabi ng iyong puso. O yan, hindi ayon sa dikta ni pastor, ha? Yes. Na, okay. Katulad ng ano, sa social media ngayon, preacher na pasigaw-sigaw, huwag kakalimutan ng 10%, di ba? Grabe! Para lang yes, makapera. Pera-pera yung pastor, ha? Oo. Ikaw, ha? Hindi kagaya sa atin, no? Kapag ako nga, honest to goodness, 5 pesos lang. 5 pesos lang yung nilalaglag ko sa, alam mo, sibot? Oo. Sa Bisaya, sibot? Oo. Yung dinodonate mo, totoo yan. So, sorry, fathers. 5 pesos lang yung nilalaglag ko. So, dito kasi sa atin, no? Hindi talaga pinipilit. Hindi, wala ang kinukota, kumbaga. Kasi, yung tithes na yan, mga brothers and sisters, sa mga Jesus Crusaders dyan na nakikinig, hindi yan para sa atin eh. Pwera lang na kung isa kang Israelita na naligaw dito sa Pilipinas. At isa diba? Pa, in the clarification, may tithes, dahil ang tithes, hindi ibinibigay sa pastor. Para saan yung tithes? Para sa Diyos. Ang tanong, para sa Diyos ba napupuntaan yung tithes, yung 10% dyan? Kasi yung mga alay nila, na mga karnero, tsaka baka, pinapatay nila. Oo. Diba? Inialay nila yung dugo sa Panginoon, sinusunog. Yun. So, sana maging open-minded sila,
no? At saka advantage nito, no, makakapag-ipon ka ng sarili mong savings. 'Di ba? Makakapag-ipon ka talaga, 'di ba? Kasi every month yung tithing nila. Yung tithings nila. Ganito nga, oh, kahit mag-calculate ka lang. Mm. Okay, sa isang buwan, merong isang member sumasahod ng 20,000. Wow. Kunin mo yung 10%. 10% niya. Magkano yung sayo? 1,000? Mm-hmm. Okay. Pag 1,000, magkano? 1,000 sa'yo? Okay. You have a member of, sabihin na lang natin, 50 lang. Mm. E magkano yung buwanan mo? Wow. 50,000? 50,000. Ano yung ginagawa mo? Diyan ka lang sa pulpit. Tapos sisiraan mo lang yung simbahan Katolik. Oh. Mali ang paggawa ng mga iman rebulto. Okay. Wasakin. 50,000 na. Ayun. Diba? Oh. Easy money. Pero bakit tayo ini-issue ang mga Katoliko na namimera daw ang simbahan? Mm. Dahil daw kasal, binyag, libing, may bayad. Eh bakit? Pinababayad ba yung sakramento? Hindi yan naman. Yan yung problema kasi sa inaakala lang kaysa sa katotohanan. Yes. Ang inaakala, may bayad. Mm. Pero ang katotohanan, ang sakramento, walang bayad yan. Amen. No? Ang binibigay na pera ay tawag yan, arancel. Mm. No? That is the donation to the church. Yes, yes. Bakit? Hindi ba nagbabayad ng kurente ang simbahan? Oo, oo nga. Wala bang pinapasahod ang simbahan? Mm-hmm. May mga staff? Kung galit kayo sa pera, eh bakit kayo kumukuha ng 10%? Yun nga. Yun nga lang. Sige. Diba? So confirm talaga na tatag lang ng tao. Mm. At saka, mali talaga na magkaroon ka ng tithes. Mm. Mali talaga yun. Yes, at saka, yes. Anong year yun? 1978. Oh. 1978 lang sila na itatag. Diba? Mas nauna, 75 I mean. 75, oh. Mas nauna pa ang RFG, 1972. Yes, yes. Oh. Ayan. Meron pang isa, last? Meron. May second to the last. Second to the last yan, okay. Yung isa, no? Sa pinakasikat? Yes, sa pinakasikat no, na relihiyon na itinatag. Members, no, ang Church of God or MCGI. At ito ay merong programa na tinatawag na ang daming dahilan. Ay, hindi pala. Ang dating daan pala. Sorry, kapatid, no? Ang dating daan pala. Yes. Well, actually, totoo naman talaga kasi, no, na, ano, okay. So, MCGI. Ang MCGI or Member Church of God International. Yes, yes. Papaano po natin mga kapatid masasabi na ito ay hindi dapat aniban na dahil ito ay tatag lamang sa Pilipinas. Sabi kailan dito, po ito na itatag? Basahin natin ang SEC registration niya. Yung meron CN. CN 2004. CN 200 200 400 3 86. Yan. Papaano po natin ma-verify mga kapatid na totoo ito? Punta po kayo sa website ng PSA. Dahil merong SEC registration yan at yan ay narehistro mismo, no? Kamakailan lang, 2004 nerehistro. Pero nag-umpisa ang kanilang samahan mga kapatid, no? Dyan, no? Sa itaas. Sa itaas nyan. Ayan, sa itaas nyan. Yan. Kailan sila nag-umpisa? Noong taong? Okay. Dito. Alam niyo po kasi itong MCGI o yung itinatag mismo ni ayan kapatid. Ayan yung ni-request ito ng isang nangangalang El Kutay ang kanilang SEC registration, no? Ano yan yung date? 4 March 20, 1980. Nag-umpisa sila mga kapatid. At alam niyo ba para itong tsuri ni Charles Darwin. Kasi merong evolution na nangyayari. Tingnan natin kapatid. Yes, yes. Sa babang slide, merong evolution na nangyayari sa kanila eh. No? Aray. Yung kanilang pangalan ay from Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan. Siya ay ang founder nila ay naibaptize dyan. Oh. Sa Iglesia ng Diyos, haligi at suhay ng katotohanan. Ayun, naibaptize ng tama. Nabaptize siya. Pero alam nyo ba, na before naging MCGI, meron pa silang ibang pangalan ng kanilang iglesia. Uh-huh. See, bakit ka maniniwala sa
parang Charles Darwin ang nature, ang kanilang iglesia na nag-evolve lamang. Yes, evolution. Meron silang evolution na nangyayari sa kanilang iglesia. At ang kanilang founder mismo, kung titingnan po natin ang background, at ito ay legit mga kapatid na source kasi ito ay kinuha po namin sa website mismo ng MCGI. Yes. Kaya mag-ingat. Ayan ha. Wag na wag kayong basta-basta papasok dyan kung no hindi kayo ready na, kasi ngayon kasagsaga na ngayon ng ano ng ginagawa nila. Merong mga YouTube channel ngayon na pinagbubura na dahil ang MCGI talaga napaka-strict, no? Napaka ano talaga nila, no? Napaka tawag nito, napaka-wise, wise, no? Talaga. At alam nyo, itong iglesia ng Diyos, haligi at suhay ng katotohanan na inaniba ni Eliseo Soriano, yes. Ang founder nito ay dating INC. Ayun, pala. Si Nicolas Perez. So, yes, ibig sabihin na yan, kapatid, originally, galing pa rin siya sa INC na nagtatag ng sarili niyang iglesia. Ayun. Ano? At kung titingnan natin, hinanap ko talaga yung mga doktrin nila. Alam nyo, mga kapatid, sa website nila, wala kang makikitang doktrina maliban sa maniwala ka lang kay Soriano. Kaya nga eh, kagabi, sabi ko, wala. Ano ba talaga yung doktrina ng MCGI? Kasi ano, kahit anong research ko, hindi ko makikita kung ano talaga yung official na turo ng MCGI. Pwera lang sa mga Bible exposition na pinaparinggan ko kay Elias Soriano, walang ina ang Diyos, na walang santo sa Bible, walang rosary sa Bible, walang purgatory na nakikita sa Biblia. Yan lang yung nakikita ko. Pero yung mga official doktrina na pinaniniwalaan ng MCGI, wala ka halos may makita sa website nila. Maliba na lang sa taas na slide. Balikan natin yung taas na slide, bro. Sa taas pa. Isa pa. Ito. Maliba na lang po, kung kayo po ay papasok o pupunta sa website ng MCGI, sana ay makita nyo po ang website ng MCGI mismo, official website nila, sa frequently asked question, ganito po. Number one, how do I become a member of Church of God? Paano nga ba? Learnings the doctrines of the Church of God is the first step to become a member. Kaya nga, nagtanong ako, ano ang kanilang doktrina? Kasi... learning. Yes. Oh, sige, patuloy. A person goes through indoctrination, a series of sessions where the basic teachings and beliefs of the Christian faith are taught. So ibig sabihin pala, yung doktrina nila ay nasa indoctrination? Yes, nandoon pala sa nandun mga pala. Exposition nila. So wala palang official na doktrina talaga na maipapakita initong may MCGI na ito. Yes, do parang kung ano yung floating, ihip ng yes, kung ano yung ihip ng hangin, kung ano yung lalabas sa bibig ni Soriano, yun ang doktrina niya. Di ba? Ang hirap. So walang written. Oo, walang written. Yes, na doctrine. Unlike sa atin, no, na yung isimbahan natin, meron talaga, di ba? Ang pinakarason diyan, kapatid, bakit wala? Kamakailan lang sila na itatag. Yun lang. Mahirap pang magsulat. Ang Iglesia Katolika ay almost 2,000 years na nag-i-exist. Kaya nga, meron tayong basihan na sa ating pananampalataya. Sino wala? Na ito pa. The doctrines are based on the words. The words? Words. Of? All and examples of the Lord Jesus Christ in the Bible. Okay. So, ibig sabihin mga kapatid, parang pinalilitaw nila that their doctrines are all from the word of God yes. In the Bible. Mm-hmm. Ang kanilang doktrina, ang kanilang paniniwala, ang kanilang practices. Ang tanong, saan natin naman mababasa sa Bible na ang ating iglesia o simbahan ay iparehistro sa SEC at lagyan mong incorporated? Yun. Yan. Ang challenge yan, eh? Isang tanong na dapat nilang sagutin sa atin. Diba? Oo. Saan? Saan mo mababasa sa mga MCGI dyan? Saan mo mababasa na ang simbahan o iglesia ay lagyan nyo ng incorporated? Ayun. At iparegister nyo sa SEC. Okay. Diba? So next, number 2. Can I have indoctrination that is flexible with my time? Ayan. Ito naman sa mga
nagtatrabaho. Oh. At yes, hindi po si hindi po parehas yung oras yung mga nasa ibang bansa. Nagtanong, pwede ba ito? Pwede. Kaya lang, ano ang gagawin? Yes, you may contact or visit a local near you to have it set at your preferred time. Tapos? Also, you may contact us so we can find you the nearest local and have our brethren and get in touch with you the soonest. Ayun nga. At alam niyo po mga kapatid ha, dito po sa MCGI, ako kasi naimbitahan ako one time eh. Palagi nilang tinututulan o palagi nilang mga kapatid na sinasabi sa atin na bawal ang pagluhod sa harap ng mga imahe at mga larawan. Pero anong nakakasurpresa dito? Noong ako po ay sumama sa aking kaibigang MCGI, bilang friendly na pakikipag halubilo sa kanila, yes, bago po sila mag-start ng programa, nananalangin. And I am surprised, noong nananalangin po sila, nakaluhod sila. Saan nakaharap? Saan? Sa tarpulin. Sa TV. Sa TV. So, ibig sabihin, kung ang argumento na kapag nakaluhod ka sa harap ng hindi Diyos, ay Diyos mo na. Diyos mo na yung TV. Diyos mo si Soriano. Diyos mo ang tarpulin. No? Maling-mali yun, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nga, ito, gamitan po natin ng lohika rin, yes, ang atin pong pakikinig sa ibang sekta ng pananampalataya. Basta magpapauto. Next, no? Third step. Third step daw. Well, I become a member when I attend indoctrination. Ang sagot dito, sadly, no. O bakit daw? A person must finish learning the doctrines. Ayan, accept the teachings. And be baptized before becoming a member. This is to make sure that those who will become members of the church are aware of what is expected of them. Kinote nila, no, yung 1 Timothy, 1 Timothy chapter 3 verse 15. Ito na. Ano yung nakasabi diyan? Ito na mga kapatid, ha? Oh. Sabi diyan, hindi daw basta-basta magiging member ng MCGI kahit na nakadalo ng indoctrination. So dapat daw maniwala sa teaching ng simbahan. Ito po, ha? Sa unang Timoteo 3:15, tama? Upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga taong kabilang sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia, na haligi, at saligan ng katotohanan. Church is the pillar and foundation of truth. Ayun. O diba? Naniniwala ang MCGI na ang simbahan ay pillar and foundation of truth. But the question is, anong church yan? Ayun, yun lang. Anong simbahan yan? Pag sinabi niyang MCGI, kailan lang na itatag ang MCGI? Okay? Kailan lang? Kanina. 19th century lang? Yes, so 19th century. Ano ang simbahang tinutuko dito? First century church. Mm-hmm. Yung Iglesia Katolika mismo. Yes. Matthew 16:18 na itinatag sa pamamagitan po ni San Pedro. At si San Pedro ang kinikilala mismo na unang papa, Santo Papa ng simbahang itinatag ni Kristo mismo. Yes. Ang tanong, meron ba silang papa? Papa? Kita? So, next. Yes. So, next religion, no, na itinatag last, no, dito. Yung last na, no, na itinatag. Oh, yung last na last na presentation since naman itinatag. Yung time natin is mag-overtime siguro ito. Okay, ito, so, last na lang yung sige brother. Yes. Ito yung Iglesia Filipina and Independiente. So tinatag ito ni or Aglipayan. Aglipayan. No? So itinatag ito ni Isabelo de los Reyes. Noong August 3, 1909. So ibig sabihin, mas matanda pa pala itong sa ANC. Ang Aglipayan kaysa sa ANC. So ang kapal ng mukha na mag-claim, no? Na sila ay maliligtas pero itong nauna sa kanila hindi rin. Yes. So with, no, Reverend Gregorio Aglipay. Gregorio Aglipay.
Kaya nga, yes, mas nakilala itong Aglipayan, mm-hmm, dahil ang kanila mismong tagapagtatag kasama si Gregorio Aglipay. Yes. Ayan. So, at saka, no, yung mga pari nila is meron silang paring nag-aasawa at babae. Yes, oo. So, pwede ba na maging isang pari ang isang babae? Tanungin natin yung Bible. Sige. Diba? Sa unang Timothy, sa 1 Timothy chapter 3 verse 2 to 7. Kaya nga ang isang tagapangasiwa ay kailangan walang kapintasan. Mm-hmm. Isa lamang ang asawa, mm-hmm, marunong magpigil sa sarili, mm-hmm, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba at may kakayahang magturo. Yes. Hindi siya lasinggo, hindi marahas, mm-hmm, kundi mahinahon. Mm-hmm. Hindi mahilig sa pakikipag-away at hindi maibigin sa salapi. Mm. Dapat mahusay siyang mamahala sa sarili niyang pamilya. Mm. Ginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Yes. Ayan. Sa iyo, bro. Up to 7, tama. 7. Sapagkat paano siyang makakapangasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos kung hindi niya maayos ang sarili niyang pamilya? Kailangan siya ay matagal ng nananampalataya, mm-hmm, sapagkat kung hindi, baka siya ay maging palalo at mapahamak na gaya ng Diablo. Mm. Dito sa salita ng Diyos, no? Na version ng Bible. No? Seven. Chapter 7. Sige, bro. Okay. Masahin mo dyan. Siya ay hindi dapat na manginginom ng alak, hindi pala away, hindi gahaman sa maruming kapakinabangan, mm, subalit mahinahon at mapayapa at hindi maibigin sa salapi. Mm. Dapat na pinamamahalaan niya ng mabuti ang kanyang sariling tahanan, na ang kanyang mga anak ay nagpapasakop na may karapat dapat na ugali. Mm. Kapag ang isang lalaki ay hindi marunong mamahala ng kanyang sariling sambahayan, paano niya mapapangalaga ng iglesia ng Diyos? Mm, tama. Klarong-klaro 'yan kapag ang isang lalaki. Mm-hmm. Kaya nga wala tayong paring babae sa ating, yes, simbahan. Yes. Oo. Pag kasi hindi pwede maging pari yung babae. Kasi ang ordained priest na 'yun, no? Ordained priest ay lalaki lang talaga. Oo, lalaki lang talaga dapat. So mali na may babae na pari. At isa pa, kapatid na Chris. Mm. Yan ay founded during ng ano ng during the time of Spanish, diba? Naitatag lang yan dahil sa time of Spanish. Mm-hmm. Pero ngayon wala na yung mga Espanyol, yes, no? Oo. Meron ng peace, mm-hmm, sa lahat ng mga nasa Iglesia Filipina na independiente. Mga kapatid at kaibigan, magsuri po tayo. Mm-hmm. At uulitin ko po, meron po tayong iisang kaluluwa lang. Kaya wag na wag po tayong maniniwala sa lahat-lahat ng nagsasabi o nagtuturo na sila ang tama. Mm-hmm. Sapagkat ito po ang warning sa atin ng Biblia sa unang Juan 4:1. Mm-hmm. Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Mm-hmm. Sa halip, subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Ayun, klarong-klaro, no? Sinabi, no, sa talata, no, ni Juan, ni John, na huwag tayong papadala. Mm. Diba? Huwag tayong maniwala kaagad. Kasi, mm-hmm, hindi natin alam na yung espiritu na na nasa kanila ay espiritu na galing sa Diyos. Mm-hmm. Diba? Tama talaga yun. Mm-hmm. Kaya nga, sinasabi dyan, subukin nyo muna. Mm-hmm. Ibig sabihin, kaya nga, maganda yung mga attitude ng mga taga-Berea. Yes. Na kanilang sinusubo, kanila pong sinasaliksik talaga, pinag-aaralan talaga. Amen. Hindi po sila utu-utu. Mm-hmm. Sila po ay talaga mga wise. Wise. Wise talaga sila. Nag-aaral. No?
talagang inaaral, no? Kino-question, kumbaga. Oo. Kaya nga, maganda talaga merong inquiries, eh, no? Nagtatanong kayo mga kapatid at mga kaibigan para mas lalo kayong maliwanagan. Mm-hmm. Okay? Dahil, kapag sasabihin natin na, ay, tama yun, gumagamit ang Biblia, alam natin mga kapatid at mga kaibigan, na si Satanas ay pwedeng magpanggap. Amen. Di ba? Magpanggap ganyan, na, no? Talaga. Na maging isang anghel din. Oo. Oh. Mababasa natin sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14. Oh, hindi ito dapat pagtakhan sapagkat si Satanas man ay maaring magkunwaring anghel yun ng kaliwanagan. So mapagkunwari pala si Satanas? Meron palang anghel na mapagkunwari ng kaliwanagan. Na, akala mo sugo ng Diyos. Oh, sugo. Pasubo. Pero hindi ayan pala. So yun po, no, yung mga relihiyon, no, na itatag, no? Mm-hmm. At ang lahat na binanggit namin na relihiyon ay mga tatagpo ng isang tao. Yan. Ng mga tao, no? Diba? Mm. At hindi ng Diyos. Okay. So I think, no. Sana po talaga mga kapatid, ha. Oh. Nakakuha po kayo ng nakapulot kayo ng aral sa atin pong talakayan sa gabing ito. Yes. At shout out po dyan, no? Maraming salamat, no. Meron tayong viewers from Kuwait, yes, dito po sa 88.5 Spirit FM, yes, Facebook page from Kuwait. Sino yon? From Kuwait na yon. Leticia Duran. Ayan. Tsaka good evening din, no. Sabi ni Honey, no, Sangkada, kay Mama Honey. Hello, yeah, Ma. Thank you for your support, for your always support. And kay Nanay Ami Sausa, no, thank you po sa prayers. And Tatay then Mario. Kay Tatay Mario, nandito rin, no. So, thank you very much, no. At sa lahat po, no, na nakikinig at sumasabay-bay sa programang Pathag, sana po ay naka-learn kayo sa amin kahit papano. Diyan din sa iyong live. Ayan, dito rin po, no, sa aking Facebook, no, maraming maraming salamat. Unang-una po, no, salamat po sa Panginoong Diyos na binigyan tayo ng pagkakataon. And also mga kapatid at mga kaibigan at of course sa aking pong misis, no. Binabati ko pong aking misis ng happy anniversary. Wow, happy anniversary. At saka sa lahat po ng mga kapatid at mga kaibigan natin, no. Sana ay na-celebrate po natin ang Assumption ng ating Inang Birhen Maria. Dahil ngayon ay Feast of Assumption ni Mama Mary, mga kapatid. At yan po, maraming maraming salamat po at sa Diyos po ang lahat ng papuri, yes, Rodeo et Iglesia.